Ngayon, nasa ikalimang linggo na tayo ng ikalawang markahan, Araling Panlipunan 8. Ang tuon ng ikalimang module natin ay ang gitnang panahon. Nasusuri ang mga pagbabagong nagaganap sa Europa sa gitnang panahon. Nalalaman ang mga pangyayaring nagbibigay daan sa pag-usbong ng Europa sa gitnang panahon. Natutukoy ang mga pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon batay sa A. Politika, Feudalismo at Holy Roman Empire, B. Ekonomiya, Manorialismo, C. Sosyo-kultural, Paglakas ng Simbahang Katoliko at Krusada. Ito ang layunin ng paksang tatalakayin natin ngayon na naka-Melks Base. Ang gitnang panahon. Tinatayang nag-umpisa ito noong ikalimang siglo, circa, ang isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Europa, ang pagbagsak ng Imperyong Romano sa kanlurang bahagi at nagwakas noong ikalabing limang siglo sa pagsikat ng panahong Renaissance. Ang panahong Renaissance, kung bibigyan kahulugan natin ito, ito ay reborn o rebirth. Binigyang katawagan din ito bilang panahon ng karimlan, no, ang gitnang panahon. Dahil sa panahong ito, huminto ang pag-unlad ng Europa. Bakit? Sapagkat laganap ang digmaan, nasira ang mga ari-arian, bagsak ang ekonomiya, sanhi ng paglusob ng mga barbaro, at tribong aliman o teutonico na nagmula pa sa gitnang silangang Europa. Kinabibilangan ng mga pangkat ng Anglo-Saxon, Burgundy, Frank, Han, Lombard, Ostrogoth, Scandinavia, Vandal at Visigoth. Ang mga lungsod at pamahalaang sentral ay nilusob at winasak ng mga pangkat na nabanggit. Sinunog at sinira rin nila ang mga paaralan, templo at mga mahahalagang istrukturang matatagpuan dito. Dadako tayo ngayon sa pagtatag ng banal na Imperyong Romano. Pinamumunuan ng mga maharlikang aliman ang mga kaharian upang maibalik ang kanlurang Imperyong Romano na nasira taong ikalima at ikaanim na siglo. Sa panahong ito, naging matatag ang Imperyong Byzantine na kumontrol sa silangang Imperyong Romano na mabawi ang sentro ng pamamahala sa lugar ng Constantinople, yung Istanbul, Turkey sa kasalukuyan. Pinanatili ng banal na papa ang impluwensyang espiritual sa unang bahagi ng gitnang panahon, na nagbunga naman ng paglakas ng pagkakaisa ng Simbahang Katoliko Romano. Subtopic natin, ang paglakas ng Simbahang Katoliko. Bumagsak ang Imperyong Romano sa gitna ng kaguluhan kung saan lumaganap ang Islam sa silangan. Ang Simbahang Katoliko at ang tinikilalang unang emperador ng banal ng Imperyong Romano na nagmula sa dinastiyang Carolingian sa Europa na si Charlemagne o Carlo Magno ay nagsanib pwersa. Ito yung larawan ng krusada. So, nasa krusada na tayo ngayon. Sinalakay ng mga Silhuk, Turk, Turkong Muslim, ang lupaing banal o Jerusalem na sinunda ng pagsakop ng Imperyong Byzantine na nagpapabalisa sa mga Kristiyano sa kanlurang Europa na maaaring sirain nito ang kanilang relihiyon, kung kaya't isinasagawa ang krusada sa layuning bawiin ang Jerusalem mula sa kamay ng mga Muslim. Nahihirapan ang Simbahang Katoliko na mabawi ang Jerusalem sa kamay ng mga Muslim, o kaya'y nagkaroon ng una, ikalawa, ikatlo,
ika-apat at ika-limang krusada. Aalamin natin ano ang naganap sa unang krusada. Ang mga Kristiyano dito ay bumuo ng hukbo na pinamumunuan ni Pope Urban II. Ang mga hukbong ito ay tinipo ng mga maharlika sa Alemanya, Italia at Pransya. At pumunta sila sa lupaing banal ng Jerusalem. Pagkatapos ng 3 taon, nakuha nila ang lungsod pati na ang mga kalapit na rehiyon nito. Ibig sabihin, ang unang krusada, no, nagtagumpay sila dito. Okay, 2nd krusada na tayo. Nagkahiwa-hiwalay at humina ang hukbong Muslim na magtagumpay ang unang krusada. Ngunit hindi nagtagal ay muling nagkaisa ang mga Muslim at tinambangan nila ang mga lumahok sa krusada. Nabigo silang sakupin ang mga lungsod at bumalik ang mga natirang maharlika at sundalo. Sa 2nd krusada kanina, hindi nagtagumpay. No? Hindi sila nagwagi dito. So nagkaroon na 3rd krusada. Si Saladin, ang pinunong Muslim, ay sumalakay sa Jerusalem at nasakop niya ang halos lahat ng kaharian maliban sa Tyre, Lebanon sa ngayon. 4th krusada na tayo. Ito ang pinakamadugong krusada na binubuo ng mga kabalyerong nanggaling pa sa Pransya upang labanan ang mga Muslim sa Ehipto. Ngunit nabigo pa rin sila sa kanilang layuning mabawi, ang lupaing banal o Jerusalem. 5th krusada na tayo. Hindi pa rin nagtagumpay ang krusadang ito na makontrol ang Cairo o Egypt, kung kaya napilitan silang isuko na ang Persa at tuluyan ng magkahiwa-hiwalay ang kanilang pangkat. Nabigo man silang mabawi ang lupaing banal o Jerusalem sa pamamagitan ng pagsasagawa krusada sa makailang bisis sa loob ng 200 taon, nag-iwan naman ito ng mabuting epekto. Alamin natin ngayon, ano-ano ang iniwan itong mabuting epekto? Una, lumaganap ang Kristyanismo. 2, nagkaroon ng kalakalan sa mga lungsod sa Italia at mga palengke. 3, napaunlad ang kaalaman sa pamamaraan ng pananakop ng mga teritoryo. Iaalamin natin ngayon ang sistemang feudalismo. Ano ba ang ibig sabihin ng feudalismong ito? Isa itong sistemang politikal at militar na namayagpag taong 5th-15th siglo, circa. Ito ay ang pagkakaroon ng ugnayan ng Panginoong may lupa at ng basalyo. Nag-umpisa ito sa pagkakaroon ng kaguluhan at kawalan ng kaayusan ng kanilang lugar na nagtulak sa mga taong bumuo ng isang sistemang magbibigay proteksyon sa kanila laban sa mga kalaban. Sa panahong ito, makikita na ang mga magsasaka o serf ay tila nakatali na sa malalaking lupain na pagmamay-ari ng kanilang Panginoong. Litin po. Sa panahong ito, makikita na ang mga magsasaka o serf ay tila nakatali na sa malalaking lupain na pagmamay-ari ng kanilang Panginoong may-ari ng lupa o feudal lord na nanggagaling sa mga harlikang angkan. Ipagkaloob ng mga serf ang bahagi ng kanilang ani sa Panginoong may-ari ng lupa bilang upa o kabayaran sa lupain tinamnan. Ang mga magsasaka ay magbabayad din ng buwis sa kanilang feudal lord bilang kanilang obligasyon.
Tungkuli naman ng feudal lord na bigyang proteksyon ang nasasakupan, katuwang ang mga matatapat na basalyo o kabalyero laban sa mga bandido o barbaro na sumasalakay. Paalamin natin ang mga epekto ng feudalismo. Una, napakinabangang muli ang mga napabayaang lupain. Ikalawa, ang mga mamamayan ay napangalagaan mula sa mga mananalakay ng mga bandido. Ikatlo, ang mga basalyo at kabalyero ay pinahahalagahan at naging huwaran ng kagandahang asal ng mga kalalakihan. Dadako na tayo ngayon sa sistemang manorialismo. Sistemang pang-ekonomiya ito na umiiral sa gitnang panahon na naging sandalan ng mga mamamayan, ang lupang manor. Ang pamayanan na mayroong 350 hanggang 800 na ektarya ay tinatawag na manor. So kapag ang lupain mo ay 200 ektarya lamang, hindi ito matatawag na manor. Ang ikinabubuhay ng karamihan dito ay ang pagsasaka o pagtatrabaho sa lupain o pagbuo ng mga produkto. May mga tinatawag na artisano o mga manggagawang may kasanayan o craftsmen na bumuo ng guild o samahan upang masiguro ang mataas na klase ng kanilang produkto. Sa loob at labas ng nasasakupan ay lumaganap ang pakikipagpalitan ng kalakal, umunlad ang komersyo, umusbong ang kapitalismo at pagbabangko. Nag-umpisang umunlad ang pamayanan at naitatag ang mga bayan at lungsod. Isaisip natin na ang panahong karimlan ay tawag sa panahon kung saan nalugmok ang ekonomiya at ang pamahalaang Europeo dahil sa paglusog ng mga tribong Aliman o Teutonico at mga barbaro na mula pa sa gitnang silangang Europa. Ang krusada ay tawag ito sa sunod-sunod na kaguluhang militar ng mga Kristiyano laban sa mga Turkong Muslim o mga Seljuk Turk na may layuning bawiin ang lupaing banal o ang Jerusalem. Ang namuno sa binuong hukbo ng unang krusada na tinipo ng mga Maharlika sa Alemanya, Italia at Pransya at tumungo sa lupaing banal o Jerusalem ay si Pope Urban II. Ang pinunong Muslim na sumalakay sa Jerusalem at napasakamay niya ang halos lahat ng kaharian maliban sa Tyre, na Libanon sa kasalukuyan ay si Saladin. Ang feudalismo ay tawag sa sistemang politikal na nagkaloob ng proteksyon mula sa Panginoong may-ari ng lupa. Ang manorialismo ay isang sistemang pang-ekonomiko ito ukol sa pagmamay-ari ng lupa. Si Charlemagne o Carlo Magno ay kinikilala bilang unang emperador ng Imperyong Romano. Isa rin siya sa pinakadakilang monarko sa Europa na nahirang bilang hari noong 768 na naglikod sa loob ng 46 na taon hanggang siya ay binawian ng buhay noong 814. Ang ilan sa mabuting epekto ng krusada ay ang mga sumusunod. Una, lumaganap ang Kristyanismo. Ikalawa, nagkaroon ng kalakalan sa mga lungsod sa Italia at sa Palengke. At ang ikatlo, napaunlad ang kaalamang sa pananako ng mga teritoryo. Mga epekto ng feudalismo. Una, napakikinabangan ang mga napabayaang lupain. Ikalawa, napangalagaan ang mga mamamayan sa pananalakay ng mga bandido. Ikatlo, napahahalagahan
at nagiging huwaran sa kagandahang asal ang mga basalyo o kabalyero ng mga kalalakihan. Naway ang natutuhang kaalaman ninyo ngayon ay panatilihin ninyo sa inyong mga puso't isipan. Thank you!